Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sana ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Isang mapagpalang Lunes sa inyo lahat na nagsisimba sa Quiapo Church at ganun din sa lahat na nagsisimba sa Facebook Live, YouTube, Twitter, sa abroad at mga probinsya. Ngayong pinagpalang Lunes, ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. At mga kapanalig, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyaya, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kitaasan. Maawa ka sa akin.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Sa kaita, asan. Ang banal na misa na ito ay maraming intensyon, ngunit isama din natin ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap namin, huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok. Kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway.
Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Magsitayo na po ang lahat. Magpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Wika ni Pedro kay Jesus, kayo'y Kristo, anak ng Diyos. At si Jesus ay sumagot, ikay Pedro, batong subok, saligan ng bayan ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po na po ang lahat. Sa muli, isang mapagpalang Lunes sa inyong lahat na nagsisimba sa Quiapo Church, at ganun din sa lahat na nagsisimba sa Facebook Live, YouTube, Twitter, sa abroad at mga probinsya. At sa ulitin, ngayon Lunes, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Marahil marami ang nagtataka sa inyo kung bakit pati ang upuan o luklukan ni San Pedro ay ipinagdiriwang natin. Ayan, kinokopya ko lang to sa mga naunang pari na nagmisa kanina. Ang ganda kasi, mahilig ako mangopya. Ayan, so, kopyain ko lang. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka bakit pati upuan ni San Pedro ating pang pinagdiriwang? Pero sa totoo lang mga kapanalig, ito'y simbolismo lamang. Ang ating talagang ipinagdiriwang ay ang pagkatao ni San Pedro. Na bagamat o kung sino man siya si San Pedro,
eh akalain mong naluklok siya bilang unang Santo Papa ng Simbahan Katolika. At narinig natin sa mabuting balita na ang mga preba na siyang hinirang ng Poong Jesus Nazareno na unang Santo Papa sa mga katagang itatayo ko ang simbahan ko. Ikaw, Pedro, ay bato. At itatayo ko ang simbahan ko. At una mong pangangalagaan ito. At ang mga susi ng langit ay ibibigay ko sa iyo. Yan po yung mga katagang binigyan siya ng otoridad na siya ang magiging unang Santo Papa ng Simbahan Katolika. Ang tanong, balik tayo muli, sino ba si San Pedro? Nakakatuwa, pero una sa lahat, si San Pedro, makasalanan. Yun, kalain mo, no, makasalanan pala pwede maging Santo Papa. Kung pamilyar kayo sa kwento ng pagkataon ni San Pedro, di ba may pagkakataon na 3 beses niyang sinabing hindi niya kilala ang Senyor nung hinuli na yung Poong Jesus Nazareno, di ba? Tao sabi sa kanya ng Senyor, pag sikat ng araw, titilaok ang manok, 3 beses mo kung itinakwil. O, di ba? O, yan. Patunay na si San Pedro ay makasalanan. Katulad din natin. Tamang-tama ngayon ay Kwaresma. Naway sana ma-inspire tayo kay San Pedro. Isang makasalanan pero naging banal ay nagsisi at nagbagong buhay. Sino pa si San Pedro? Si San Pedro, nung tinawag siya ng Poong Jesus Nazareno na sumama sa kanya, siya ay isang mangingisda. Ordinaryong tao. Simpleng tao. Marahil sa inyo nag-iisip, paano bang mapakalangit? Paano bang magpakabanal? Ano bang kailangan? Wala. Si San Pedro nga, sa ulitin, simpleng tao. Ordinaryong tao. Mangingisda noong mga panahon na iyon. Laborer. Pero, nakamit niya ang kabanalan. At sa huli, sino ba si San Pedro? Ito para sa akin ang pinaka-importante na pagkataon niya. Si San Pedro natututo sa kanyang pagkakamali. Saint Peter learn from his mistakes. Kasi pagkatapos niyang itakwil ang Senyor ng 3 beses, may narinig pa ba kayo sa Biblia na inulit niya yon sa pag-apat na pagkakataon? Wala na, di ba? May mga mababasa kayo sa Biblia na akala mo kung sino si San Pedro. Kasi siya yung unang tinawag ng Senyor. Siya yung unang ginawang Santo Papa. Pero, mababasa nyo sa Acts of the Apostles, nung umakyat na ang Senyor sa langit, kapag may krisis ang Simbahan Katolika nun, kahit alam niya siya ang Santo Papa, hindi siya nagdidesisyon kaagad. Pinakikinggan niya muna ang mga kasamahan niya. Tulad nung eksena, natatandaan ninyo, yung pinag-awayan, para ba maging Katoliko, kailangan bang magpatuli o hindi? Tatandaan niya na kwento? Pero kahit na pwede ng desisyonan niyo ni San Pedro, kaagad-agad bilang unang Santo Papa, hindi niya ginawa. Pinakinggan niya muna ang kanyang mga kasamahan. At ang kanyang pinakinggan na rason ay yung kay San Pablo. Kasi that time, sabi ni San Pablo, kailangan bang magpatuli para maging Katoliko? Hindi ba pwedeng maging Katoliko ang mga supot? So nakita ni San Pedro, nakinig siya. Nagkonsulta siya. Hindi na siya yung San Pedro nung una. Yung pabigla-bigla ng desisyon at nagyayabang
porket siya ang unang apostoles ng Poong Jesus Nazareno. Again, ito para sa akin ang pinaka-importanting pagkataon ni San Pedro. He learned from his mistakes. Mga kapanalig, sa ulitin, ngayon ay pumasok na tayo sa Kwaresma. Marahil sa atin, marami ang gustong magsisi at magbagong buhay. At posible yan. Posible yan. At hindi lang, posible pa kayong maging banal. Katulad ni San Pedro, ating narinig, siya'y makasalanan, siya'y simpleng tao lamang, ordinaryong tao, but he learned from his mistakes. Kung atin lang gagayahin ang tinahak niya na ruta, eh hindi malayo na tayo din ay tunay na magbabago at posible pang maging banal katulad ni San Pedro. Pahabol ko na lang po sa ikawalong araw ng aking self-retreat sa consecration to Saint Joseph. Ngayong araw pala, sinasabi sa libro na kung gusto natin makapunta sa langit, pwede tayong magpatulong kay San Jose. At malamang si San Pedro, eh, may idea siya kung sino si San Jose. Kaya kahit na ganun ang kanyang pagkatao, eh, naging banal siya. At sa ulitin, nahirang pa nga na unang Santo Papa ng Simbahan Katolika. At kayo rin po, kahit makasalanan kayo, sa ulitin, simpleng tao, pero you learn from your mistakes, pwede rin tayong makapasok sa langit tulad ni San Pedro. Kabay pa. Magsitayo na po ang lahat. Ang Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Sa bawat panalangin ating itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod, manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo, manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan, manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan, manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdanan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin
upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nalilingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan, ang giliw mong anak at pastol ng tanan, ang mga apostol ay kanyang mga katuwa na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asa sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Pedro, San Roque, San Lazaro, Santa Teresa ng Calcuta, San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at inlayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumayo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapanalig, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang Panginoon ang aking
Announcement. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat sa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan natin ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo ang ginaganap naming pakipagpalitang handog sa iyo. Ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ni Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, lahat tayo, o pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banid ng karamdaman, ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pag-aatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ika'y niluluwalhati na dyan sa langit na nanali kaming iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo, iyo pong mga panalangin. Amen. Senior San Roque, panalangin po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senior San Roque, ipanalangin po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senior San Roque, ipanalangin po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Patuloy din sana natin ipagdasal ang ating mga kababayan sa Surigao. Makikita niyo naman sa balita, grabe yung baha, no? So ipagdasal natin, pinagdadasal po namin kayo, mga taga Mindanao, no? Naway malagpasan niyo itong bagong pagsubok na ito. At sa ulitin, kung tayo po'y makasalanan at ordinaryong tao lamang, huwag po tayong mag-alala. Ganyan din po si San Pedro. Pero sa ulitin, ang secret weapon ni San Pedro, he learned from his mistakes. At sa ulitin, yan ang naging dahilan. Kaya siya naging banal. At yan din ang dahilan bakit siya naging unang Santo Papa ng Simbahan Katolika. Pero si San Pedro, napaka-humble. Alam niyo kung bakit? Nung namatay si San Pedro, ipinako rin siya sa krus. Pero nag-request siya, pabaliktad. Pabaliktad. Nung namatay si San Pedro, nakapako nga siya sa krus, katulad ng Poong Jesus Nazareno, pero nakabaliktad. Pagpapakita ng pakumbaba na makasalanan siya katulad din natin. Pero sa ulitin, pwedeng maging banal at makapasok sa langit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas po natin ating mga kamay. Mahal na pong Jesus Nazareno. Iniagmos mo ang magitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kahilingan na yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nga nila inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalan, lalo na kaming mga makasalanan na nais na magsisi at magbagong buhay, at kaming mga simpleng mamamayan, naway tulungan niyo po kami, lalo na sa mga panahon na ito. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa poong balalamisa, umay tayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.